It's me, Shasha Coleman. Welcome back to my channel. Hi guys! Good morning! Ngayon magluluto ako ng imbutido at pinakbet. So, busy ang aking kusina ngayon, kaya isasama ko kayo. Una, ilabas ko muna yung aking mga ingredients ng aking pinakbet. So, tignan ko rito sa rep. Yan. Kuha muna tayo ng mga pangsahog sa pinakbet. So, kukuha ako ng talong. Konti lang naman yung aking ingredients sa pinakbet at konti lang din yung siguro ilalagay ko dahil nga yung anak ko hindi naman masyado sa pinakbet. Kuha ako ng talong. Kuha ako ng okra. Dahil yung mister ko lang naman ang kakain ng pinakbet. So, siguro tama na yung anim. Anim siguro na pang pinakbet. At ito, lalagyan ko siya ng ampalaya. At lalagyan ko siya nito, itong bunga ng malunggay. At sitaw. At yung aking pumpkin. Oops, and skip. Aking pumpkin. Pwede na to. Kukuha din ako ng kamatis. Siguro dalawang kamatis. Oop, tumunog na ang aking rep. Pag matagal na nakabukas, tumutunog siya. So, isara muna natin. Ano pa bang kailangan ko? Meron pa akong kailangan. Hindi na. Yan lang ang aking isasahog muna sa aking pinakbet. At kukuha ako ng ito dito na yung bawang at sibuyas. Ayan. So, meron na akong kamatis, sitaw, ampalaya. Ayan yung aking talong at okra. Kasi di ako pwede masyado marami magluto ng gulay dahil hindi naman masyadong kumakain yung anak ko ng pinakbet. At meron ako nito. Lalagyan ko nito yung bunga ng malunggay. Yan. At itong aking pumpkin. So, ito na yung aking mga sangkap ng aking pinakbet. Ayan na siya. So, kukuha ako ng pang sahog dito sa aking freezer. So, yan. Kuha ako dito ng aking tawag dito baboy panahog. Ito. Ito yung aking isa sahog. So, yan. So, ito na yung aking panahog na baboy. Ilabas ko na siya para ma-defrost at hihiwain ko na yung aking mga gulay. So, ito guys, hiwain ko na itong mga gulay ko. At meron na lang ako dito yung tray. Dito ko siya nilalagay. At meron ako lagi naka-reading plastic dito para paglagyan ng mga dumi o yung kalat ko. So, huwag ako ng kutsilyo. So, ito ang gagamitin ko. Inuuna ko yung itong okra. Hiwain ko siya. Ipiprepare ko na siya ngayon kasi mamaya ko pa naman siya lulutuin para lagi siya naka-ready. Madali. Kasi pagka ni-ready mo na yung mga gulay na lulutuin mo, madali mo na siyang lutuin. Dahil gagawa pa ako ng isang ulam, yung imbutido nga, gagawa ako ngayon. Hindi naman namin siya ngayon kakainin, ilalagay ko lang siya sa freezer para meron kaming stock. Para pagka busy, yan, may nakaready kaming mga ulam na gagawin, lulutuin.
So, ito, mamaya ko pa siya lulutuin at itatabi ko muna siya dito. Itatabi ko muna siya. At mamaya, huhugasan ko na rin yan. At yung aking panahog na baboy, eh, mamaya pa naman siya. So, yun nga, mga mami, ang aking gagawin. At gagawa rin ako ng imbutito. So, gagawin ko na ngayon. Ipiprepare ko na silang lahat. Lahat ng kailangan ko sa imbutido. Kaya, ilalabas ko na siya. Kailangan ko ng itong sunbeam, tsaka itong cream. Kailangan ko to. Yan. Ito. Kailangan ko ito. Itong sa raisin. Kailangan ko ng pangko. At kailangan ko ulit ng carrots. Kukuha ko ng carrots. Tsaka kailangan ko ng bell pepper. Itong carrots. Kukuha ako ng isang ko siya. Kailangan ko siguro ng mga tatlo. Yan, pwede na to. Yan siya, piprepare ko. At kailangan ko ng egg. Meron pa akong egg doon na nakatabi. So, itong egg. Siguro, apat na egg. Lagay ko na siya dyan. Ready ko na yung aking pang-imbutido. At ano pa bang kailangan ko? Kailangan ko ng cheese. Yan. Shredded cheese at saka yung buong cheese. Yan siya. At kailangan ko ng hotdog. May bilhin rin ako kahapon na hotdog. So, ito. Yan. Hotdog. Kailangan ko. Ayan na siya. At kailangan ko ng yung aking karne. Dito ata. O, ayun. Dito nga. Hindi, wala siya sa freezer. So, ayan. Ayan na siya. Sara ko na ang aking wrap. Pa ba nakalimutan ko dito? Kailangan ko pa ng garlic and onions. Ayan na, garlic and onions. Tapos kailangan ko ng salt. So, kailangan ko at ng pepper, ground pepper. Dito nakalagay yung ground pepper ko. Ayan. Yan lang naman na ang aking kailangan. Ano pa ba? Wala na, siguro. Ah, yung aking yung aking pickles. Ito. Pero mamaya ko na siya ilalabas. Paghihiwain ko na siya. Yan, kailangan ko siya. At kailangan ko na palang i-boil itong aking egg para naka-ready mamaya pagbabalutin ko na yung aking imbutido. So, ito na yung aking itlog. Pakuluin ko na siya. At uumpisahan ko ng hiwain itong mga yan. Ito, hindi naman ito hinihiwa. So, mamaya na siya. Diyan muna. Ito muna ang aking mga hihiwain. Yan. So, ayan guys, nahiwa ko na lahat ng aking ingredients sa imbutido. So, ito na yung aking ground pork na 1 kilo. At ito na yung egg, yung cheese. Tapos, andyan na yung capsicum, onions, garlic, carrots. Tapos, yung pickles. Then, yung hot dog. Tapos, ito yung lalagay kong sultanas, and then grated cheese, tapos yan, ibab, and lalagyan ko siya ng breadcrumbs.
ipakita ko sa inyo mamaya kung paano yun. Nasasin niyo yung salt and pepper. Ground pepper. So, ilalagay ko na siya dito lahat. I-mix ko na siya para maibalot ko na siya sa foil. So, gagawin ko na muna siya ngayon. So, ito na guys. Ito na yung ating imputido na ginawa ko kanina. At irarap ko na siya ngayon. Naglinis muna ako. Naghugas muna ako ng pinggan. At nilinis ko itong aking harap dahil magbabalot na ako ngayon. At kailangan malinis ulit yung aking kamay. So, ngayon, ayan, magbabalot na ako. So, ayun nga mga mami, natapos ko na yung pagbabalot ko ng imbutido at nakagawa ko ng siyam at ipapakita ko sa inyo. Ito na siya. Nakagawa na ako na itong imbutido. Siyam yung aking nabalot. Ayan, at i-steam ko na siya ngayon. At ngayon, kukunin ko yung aking pineapple juice para sa pag-steam. Dahil hindi ako gumagamit ng water. So, i-steam ko siya dyan dito sa pineapple juice. Ito yung aking gagamitin. So, lalagyan ko na siya ng pineapple juice dito. Inubos ko ito guys, isang galon siya. Dahil matagal yan, pakukuluin. So, ilalagay ko ito. Kung ilan lang yung magkakasya, yun lang yung mai-steam ko muna. Steam ko na siya ngayon. At hintayin natin siya ng mga isang oras. So, habang nakasalang na yung imbutido, luluto ko na yung pinakbet para sabay-sabay na silang matatapos. At bago dumating yung mister ko, medyo nakapagpahinga na ako. At dahil may second batch pa yung imbutido, so gagawin ko na siya. At ito siya guys. So, ni-on ko na to para may luto ko na rin yung aking pinakbet. At naka-ready naman na siya ngayon. At nahiwa ko na yung baboy. Konti lang naman ito. So, madali lang naman itong lutuin. At meron ako talaga naka-ready yung plastic yan para sa aking mga dumi. At meron pa akong hugasan. So, ayan na. Yung aking butito. Naka-ready na. Kung maririnig nyo, maingay dahil binuksan ko rito yung exhaust pan para yung init, masalo niya at hindi naman masyadong mainit. At baka pag sobrang usok, eh, mag-alarm ang aking fire alarm. So, ayan. Umpisahan ko yung aking pagluluto. So, ayan na guys. Nilagay ko na nga yung sili. Ayan na siya. Itong sili guys, malaki siya pero hindi siya maanghang. Kaya yan ang gusto kong sili
nag kahit ganyan siya kalaki kataba, hindi siya maanghang. So, tapos na yan at akin nang papatayin. I-off ko na siya. Ayan na ang aking tinakbe. So, ito guys, inalis ko na siya doon sa steamer. At nilagay ko na rin yung second batch. At titignan ko na kung ano na nangyari dito. Dahil naka-isang oras, mahigit na siya. Siguro in-steam ko siya ng 1 hour and 15 minutes. Wow, ang bango! Ayan na siya. Ayan. Napakabango naman nito. Napakasarap nito. At ito na yung nilagay ko na kinuha ko na rin kanina tapos na itong ma-steam. At ito na yung aking second batch. Ayan na siya ngayon. So, yun na nga mga mami. Tapos ko na niluto yung pinakbed na may bunga ng malunggay. At pagkatapos yung first batch ng aking minudo, tapos ko na rin siya ma-steam. At ngayon may second batch siya. At ngayon, ang gagawin ko naman ay kakain ako ng ice cream. So, maraming salamat guys sa panonood. At kung bago ka lang dito sa aking channel, mag-subscribe ka na. Huwag mong kalimutan at pindutin ang red button para lagi ka nanonotify sa aking mga bagong video. At maraming salamat sa mga kamamshi ko dyan na nanood ngayon at sana na-enjoy kayo sa aking mga ginawang pagluluto ngayon. At sa mga susunod pang video, sana manood pa rin kayo at huwag kayong magsawa sa aking mga video. At maraming salamat! Bye! Thank you for watching guys! See you next time! Bye!